Hey, what's up mga bro? So Game 6 ng NBA Finals sa pagitan ng Phoenix Suns at Milwaukee Bucks ang pag-uusapan natin. Magkakampiyon na nga ba sa unang pagkakataon itong si Giannis Antetokounmpo o magkakaroon pa ng Game 7? Huwag na natin patagalin pa to mga bro, tara't pag-usapan na natin yan. Well, sa first quarter pa lang maagang lumamang ng 13 points ang Milwaukee Bucks, 29-16. Pinangunahan niya ng mainit na 10 points ni Giannis Antetokounmpo while shooting 4 out of 4 sa free throw. Tumulong din ng 7 points sa quarter niya si Chris Middleton, 4 ni Lopez at 6 ni Portis mula sa bench. Habang sa Phoenix Suns naman, 5 points ni Cameron Payne mula sa bench naman ang nanguna at etong sila Booker at Chris Paul ay nag-combine lamang ng 5 points sa first quarter. Tapos masakit na 5 turnovers pa ang nakomit nila sa first quarter while shooting 29% pagdating sa field. Pero sa second quarter, dito na sila nakabawi kung saan yung 13-point lead ng Milwaukee ay nagawa pa nilang lumamang 47-42. Matapos magkaroon ng 29% shooting pagdating sa field, biglang angat yan sa 43% mga bro. Tapos sa huling minuto pa ng quarter na yan, tinake over pa ni Chris Paul itong opensa ng Phoenix Suns kung saan kumana siya ng 6 na puntos dahilan kung bakit umabot nga sa 5 itong lilamang nila sa Milwaukee. Kaya naman meron na din siyang 13 points pagtapos ng first half habang 17 points naman para kay Giannis Antetokounmpo. Sa pagpasok naman ng third quarter, agad na nag-take over sa opensa itong si Giannis mga bro. Halos lahat kasi ng puntos ng Milwaukee sa quarter na yan sa kanya nang galing. Kaya naman dahil sa kanya, balik ulit sa Milwaukee Bucks itong kalamangan. Kung saan nagtala lang naman siya dyan ng 20 big points mga bro. Pero maliban sa kanya, clutch din yung mga basket na ginawa dyan ni Holiday. Kung saan meron naman siyang nagawang 7 points. Pero mabuti na lang bago matapos ang third quarter, nagkaroon ng 6-0 run ng Phoenix Suns. Dahilan kung bakit nagawa pa din nilang maitabla sa All 77, etong score. Kahit papano, nagising na din ang opensa ni Devin Booker dito matapos umiscore ng 4 points sa first half, 11 points ang nagawa niya sa third quarter. Pagdating naman ng fourth quarter, dito mainit lalo ang naging laban, kung saan kontrolado pa din ng Milwaukee Bucks sa itong kalamangan. Yung Giannis Antetokounmpo patuloy pa ding nagdodomina sa laro. At talagang kinakain niya lang itong depensa ng Phoenix Suns. Sa last 2 minutes naman dito sobrang intense ng laban. Nagawa namang maibaba ng Suns sa 4 itong lamang ng Milwaukee. Matapos maipasok ni Jay Crowder itong kanyang dalawang free throw. Kaso nga lang agad namang bumawi sa kabila ng matinding pull up ala Jordan itong si Middleton. Kaya naman balik ulit sa 6 itong kalamangan nila. After nyan masyadong nagmadali na sa opensa itong Suns. Dahilan kung bakit nagresulta yan ng kanilang pagkakamintes at dahil sa mga naipasok na free throw ng Milwaukee Bucks, nakuha na din nila itong kampiyonato, 105-98. Grabing performance ang pinakita dyan ni Giannis Antetokounmpo mga bro, kung saan nagtala lang naman siya ng 50 points, 14 rebounds at 5 blangka. Wala ka nang masasabi pa sa effort na pinakita niya ngayong finals, a truly legendary run para kay The Greek Freak. At para naman kay Chris Paul, I feel bad for him. Akala ng lahat, eto na talaga yung time para sa kanya. Yun nga lang, kinulang pa din sila sa uli. Pero to be honest, grabe pa din yung ginawa nilang playoff run mga bro. At para naman kay Devin Booker, no baby para kay Kendall. So yan lang para sa uling video update natin sa NBA Finals sa pagitan ng Phoenix Suns at Milwaukee Bucks. Huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace bro.